nagkakamali kami. Hindi kasi katulad ng ibang coaches na pagkakamali ka, nilalabas. So kami, pag nagkamali, sige, bumawi ka sa loob. So parang napakasap sa player. Player na gano'n yung coach mo, so talagang tataas ang loob na sa loob. May motivation ba yung draft ka na tapos last year mo sumungan yung championship? Oo, oh, sobrang naman siyempre. Dream goal ko talaga, ultimate dream ko talaga yung laro sa pro. So talaga nung nag-drop ako, sobrang happy. Talaga hindi ko ma-explain yung feeling ko. Pero meron pa akong trabaho, kailangan tapusin. So talaga, focus muna talaga ako dito. Siguro, darating din naman in the right time yung para sa akin talaga kasi katrabaho naman ako siguro. May kung pabasok ng finals last year, hindi maganda yung tapos mo sa finals niyan. Ano mentality mo leading pro? Kasi naman nakatayaban niyo? Yun lang sa amin. Finals ngayon, siguro hindi mangyayari yung last year. Sabi ko, bibigyan namin sila ng maganda laban ng mga teammate ko. Hindi namin basta-basta ibibigay sa kanila yung championship. Magkatap ka, magkamatay na sa mga court. Lahat, bumuhos na namin talaga. Ay, puso na lang ko. Kasi yun, may mas puso na lang ako sa kanya yun. Pwede ba ibigay mas isang sabihin? Oo, kasi ang daming mga issue eh. So, sabi nila, coach, sabi namin, coach, huwag natin intindihin yan. Basta focus tayo kung sino mga kalaban natin sa fight. So, pag nanalo, focus naman sa finals. Kasi saka para kung makalaban namin sila, para walang issue. So, pag nanalo ng, alam mo yung malakas yung kalaban mo. Ito ang kailangan, Raymond. Coach, yung strong start and stronger third quarter, well, actually, the first half, defensively, we're doing a good job. It was about, it's just a lot of things, and we have a half year doing okay offense in the first half. So, everybody's being tentative and taking shots. So, you know, the nice thing in the second half, still played good defense, but our offense picked up, especially nung nakashot si Ambiling ng dalawang sundat na 3 points. So, then, si Rakal sinundan, the park started this game already. Yun, nag-pick up lang lahat. Everybody started to enjoy the game. Sense of the game. Your remarks dun sa game niya, Raymond? Well, as you can see, he really deserves to be in the PBA. Sayang lang, hindi na nakakuha yung 10 blocks. Kagandahan nga sa kanya, he didn't really care about or wanted this to win the game or to the finals. And I think he just has to bring it to the next level, especially in the finals. So deliberate talaga yung bilang kumo na. Pagod na. May mga about 3 minutes pa. Nung sinayin niya sa amin na 9 blocks na siya, papasok na si Ripley. So, at that time, sabi na referee na hindi na pwede na. So instead of taking out a lot, just to count nila kang basa. Dahil naman, he did this job. Like you said, he doesn't care of any award as long as we win the championship. So that's our goal. Coach, hindi pumutok yung dalawang hot scorers ng Master or Toste and Perez. Special attention ba talaga sa dalawang? Actually, that was already the game plan. We didn't want for Toste and Perez to do what they are going to do, so some scoring. Pero isa pa na sinabi ko sa kanila is to stop De Vera. Because De Vera, you know, is a great shooter. Lucky that he didn't really catch on fire this season. So, Coach, this is probably your most dominant performance, you think, heading to the finals, you're picking at the right time? Ako, hindi ako naniniwala sa pick. So, it's basically how you play in the given day. So, like, we just have to prepare on the next game. I hope that we can come out strong against the game and play today. Kasi ang paniniwala ko lagi sa basketball is, it's not what you do. Yung practice kasi nandiyan na yan. Ang una ko lang dyan is how you play the game. Because there are games that minsan nagsasalili, so you just have to control that. So once you can control that, then the players are in sync, we're in good shape. Coach, anong pakiramdam na yung time nyo before sa Coach NC, hindi kayo nakapasok ng semis right now, first stint nyo sa Letran, you're in the finals already? Well, ever since I entered in Letran, ang unang sinabi ko sa mga players na it's a totally different team. When I entered Vinil, iba talaga yung dating ng players. Unlike here, I felt welcomed already by the players. Parang sila nag-adjust kagad sa akin. Parang hindi ko nakita yung level na masama loob nila. So that when I came to the first practices, pinakita na agad ako. So I felt good about it. So until now, parang yung mga players na yun, we're in the same like on how I started. Walang nagbago.
Coach, any preference kung sinong makakalaban niyo sa finals? Perfect or some bad? Well, both teams are good, strong, pero based on the two games nila, it's both close. Eh. So it doesn't really matter. Sa akin lang is, we just have to think of ourselves first. Sino gusto mong team? In other words, makalaban, Kevin? Kahit sino sa kanila kasi sabi naman ni Coach, wala kaming pinipiling kalaban. So kung sino man naros, kung sino man manalo, so kung sino makakatapat namin, ready naman kami. Kasi nire-ready naman sa tapos siya ko. Nire-ready kami lagi ni Coach kasap. And siyempre yung last year, yan ang ano yung sa pagkatalo nyo last year. Yan ba magandang motivation yung para sa oo, oh, sabi, parang nila Mark yung nandito pala sa iyo, naiwan. So parang sariwa pa sa amin yun. So kailangan gusto, ano kami, may gigil kami bumawi talaga na this year talaga, hindi naman nangyari yung nangyari this year. Mark, pa-describe yung focus na ito yung pinapa-focus mo yung mga player, trabaho mo yun. How did you brought your teammates together para tambakan yung basket? Siguro ano, kasi pagdating sa practice, yun din ako sa kanya. Hindi, nagagalit ako. Pero yung galit ko na yun, in-explain ko na sa kanya kung bakit ko ginagawa yun. I mean, I'm doing that para sa kanya. Para sa team. So, wala lang. Siguro din yung respeto nila sa akin. As a team leader, teammate na rin. So, parang okay naman ako dahil sumusunod sila. Kasi at the same time, yun. Kasi may tinarik ako sa mga tira kanina. Hindi ko makikita. Dami pa